Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ngayon tungkol sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 4 at Kabanata 4, Talata 14 hanggang 21. Nakikita natin dito kung paanong ang may akda si San Lucas ay nagsisikap na magparating sa isang tauhan na sinasabing si Teofilo, na ang ibig sabihin talaga ay ang mangingibig ng Diyos, no? Ay makapagbigay ng isang mahusay na salaysay. Yung bang hindi sabi-sabi, no? O hindi haka-haka, kundi isang mahusay na ipinatas na salaysay na nagtuturo ng isang katotohanan ng pangkaligtasan. At hindi lang yan, kundi nagtuturo, nangangaral, at nagbibilin ukol sa ating Panginoong Hesus, no? Na sa kanyang pagsasalaysay ni San Lucas ang ating Panginoong Hesus na taga Nazareth ay talagang gumawa ng napakaraming mabubuting bagay, at doon ay sa kanyang pangangaral sa isang sinagoga ay sinabi niya na sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Ito po ay hinalaw sa aklat ni Propeta Isaías. At dito po ay sinabi niya pagkatapos, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. No? At isa pa bahagi doon sa kanyang halaw ay sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ang ibig sabihin ay si Jesus po ay dumating upang tupdin ang propesya o ang paunang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Na dito ay nakikita natin kung paano ang mabuting balita at ang pagbabasa, pagdinilay at pagsasabuhay ng kasulatan ay napakalaki ng maidudulot sa ating mga tao. Sapagkat unang higit sa lahat ay ito ay isang salaysay ng pag-iibigan ng Diyos at ng tao. Isang kasaysayan ng pag-ibig, no? Higit pa sa anumang telenovela na ating maaring mapanood sa telebisyon o di kaya ay sa internet, no? Na sana sa ating buhay ay masubaybayan natin ang kasaysayang ito ng pag-ibig ng Diyos at ng tao, ng pag-ibig ng Diyos at ng bawat isa sa atin, sapagkat nagpapatuloy ito sa ating palagian, araw-araw at tuwing ng pagdinilay sa mabuting balita. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos.